Teresita, nung ikay hindi pinalad sa binibining Pilipinas, ano yung pinakamahalagang leksyon na iyong natutunan? To be resilient, I guess. Kasi nung binibini, ang daming nagsabi na hindi ako pang beauty queen, yung itsura ko hindi, yung height ko hindi, masyado lang ako nagfi-feeling. You know, a lot of people are saying bad things about me and binibini, and I just learned how to accept myself more after that. To grow more, to learn more. Kasi sabi ko, hindi pwede akong basagin ng mga tao kahit after kong matalo. So ang ginawa ko, nag-aral ako ulit. Hinasa ko yung paglalakad ko. Hinasa ko. I didn't stop there. Para sa sarili ko, hindi para sa ibang tao. Ganda, no? In the middle of the contest of Reina Hispanoamericana, I was told that you wanted to give up. Not in the middle. Well, actually, not in the middle when? The first few days. Okay. Because itatapon mo ang isang Pinay na hindi na intindihan lahat ng nangyayari. And most of the contestants were Latino. Latinas. Yes, okay. And you didn't understand what they were saying. And then you didn't know what to do because you didn't have anyone there. You don't have supporters because the Filipino... So there, hindi pa nila alam na nandun ako. At saka pumapalakpak lang daw ang kapatid mo si Yoj at saka si Tita Eileen. Dalawa lang po sa first few presentations, dalawa lang sila. Malilinig mo talaga na sila lang pumapalakpak. And it was hard for me. Of course. Mahirap yun para sa akin. I was crying at night. And sabi ko, Lord, pinaparusahan niyo po ba ako? Gusto ko you na po umuwi. Bakit po ganito? And then after after a talent show, parang presentation of talent, tuloy-tuloy na. Kumbaga feeling ko, perfect timing pala kung bakit. Hindi ako bumitaw. Buntik na. I saw your guest appearance on that morning show. Oh yeah. Sabi ko, sayang, it's my only opportunity to show my how I love dancing, and I wanted to surprise them. So I did a traditional dance, and then after that, I removed my costume and changed to another costume and danced a Latin dance. Sabi ko, I need to surprise them. Okay. So, sa maikling pananalita, para sa mga taong hindi pa nakakaunawa kung ano ang title at ang contest na ito, ano ba talaga ang Reina Hispanoamericana? So the pageant promotes Hispanic culture, and they want to show and influence people about it also. So yun ang gusto nilang gawin ko here in the Philippines, not only the Philippines, and Asia. How old is the contest? 28 years. And it's the first time they opened their doors to the Philippines because of the culture and your relationship. You worked hard for that crown. But some people are not just allowing you to be so happy. I mean, some are criticizing that. Why are you going to promote Spanish culture and heritage when the truth is we were a colony of Spain for over 300 years? What do you want to say to them? Ang kasagutan sa pagbabalik po ng TWBA. Tonight with Boy.